Kwentong may kay, kwentong may kay, kwentong makakalikasan, hatid ay inspirasyon sa mga kabataan. Sa mga nakaraang ilang Sabado, ibinahagi namin sa inyo ang mga impormasyon at kaalaman hinggil sa kapakinabangan at gamit ng mga bulaklak, prutas, halamang nakakain at maging dagta o sahing ng puno sa gubat. Ngayong Sabado naman po ay nais naman naming ibahagi sa inyo ang unang bahagi ng apat na paksa tungkol sa kung ano ang mahalagang papel ng kuweba sa kalikasan, kabuhayan at ating kasaysayan. Handa na po ba kayo? Dahil sa kapag ang kuweba ang pinag-usapan, ang unang pumapasok sa ating isipan ay ang mga kababalaghan, mga maligno at mga katatakutan. Ang kuweba o yungi, bagamat misteryoso sa ating pananaw dahil sa madilim at natural na forma nitong mabato na nahulma ng matagal na panahon, ay masasabing nagiging kapakipakinabang at nagsilbing tahanan ng ating mga ninuno. Malaki rin ang ginampanan nito sa arkeolohiya at pag-aaral ng ating kasaysayan at kultura. Hindi rin lingid sa atin na ang mga kuweba, malaki rin ang nagiging papel o gampanin sa pagpapaunlad ng turismo sa isang lugar. At gayon din, ito po ay nagsilbiring piping saksi sa pag-inog ng kasaysayan ng ating bansa. Halimbawa nito ay ang isang makasaysayang kuweba sa Bukidnon, ang Makahambus Cave, na naging matatag na himpilan o stronghold ng mga sundalong Pilipino na pinamunuan ni Colonel Apolinar Velez laban sa mga Amerikano noong Filipino-American War. Tulad din ng Makahambus Cave, ang Biak na Bato Cave ang siya ring naging tanggulan o stronghold ng pag-aalsa ng mga Katipunero laban sa Espanya at siya ring naging saksi sa mga labanan sa pagitan ng mga bayani nating revolusyonaryo kontra sa rehimeng Kastila. Noong 1962 hanggang 1970, sa isinagawang paghuhukay ng mga archaeologists mula sa National Museum, natuklasan naman na sa Tabun Cave sa Palawan ang fossilized na buto ng tao na tinaguriang Tabun Mine, kasama ang 50,000 o 9,000 na taong edad ng kagamitan ng mga naunang Homo sapiens na nakarating sa Pilipinas sa pamamagitan ng mga land bridges. Ang mga kuweba o yungib ay may mataas na antas ng presensya ng mga samot-saring buhay na kalimitan ay hindi na isa sa alang-alang sa mga pagpaplano para sa pangangalaga at pamamahala ng kalikasan. Ang serbisyo ng kuweba sa ating pamayanan ay ang pagkakaroon ng malinis na bukal ng tubig, pagkontrol ng peste, seed dispersal at pollination. Nakakalungkot na sa kasalukuyan ay hindi natin nakikita ang kahalagahan at papel ng kuweba sa ating buhay. Sa pamayanan, kaya naman karamihan sa ating mga kuweba ay nanganganib na sa pagmimina, quarry, bandalismo, urbanisasyon, pagguho ng lupa at pulusyon. Bagamat meron tayong batas na Republic Act No. 9072, isang pambansang batas na layuning protektahan at pamahalaan ang mga kuweba, sa kasalukuyan ay komplikado pa rin at di lubusang naipatutupad ang batas. Sa kasalukuyan ay meron tayong 86 na kuweba na karamihan ay matatagpuan sa Cagayan. At mula dito, nabigyan ng klasifikasyon ang tanggapan ng National Museum dahil sa kalagaan ng mga ito sa archaeological at kasaysayan. 15 rin sa Palawan ang mga kuweba na nabigyan ng klasifikasyon sa pamamagitan ng tanggapan ng Palawan Council for Sustainable Development. Sa kasalukuyan ay may 364 sa buong bansa ang nabigyan ng klasifikasyon na kung saan ay nararapat ng protektahan at mapamahalaan ng ating gobyerno sa kasalukuyan. Ang DNR at ang mga field offices nito ang nakatalagang maghanda at magpatupad ng plano ng pamamahala hinggil sa ecotourism, scientific, educational at pangkabuhayang gawain. Ang aprobadong plano ay ipapatupad ng PAMB para sa mga kuwebang sakop ng protected areas. At sa mga nasa labas naman ng protected areas, ang implementasyon ng plano ay nararapat na may ugnayan sa lokal na pamahalaan at sa mga pribadong may-ari ng lupang nakakasakop sa lugar ng kuweba. Maraming gampanin at mga positibong papel sa ating buhay bilang mga tao sa kalikasan at sa samot-saring buhay o biodiversity ang mga kuweba o yungib, kaya naman hamon sa atin na maipatupad para sa lahat ang kahalagahan ng mga ito. At upang sa ganoon ay sama-sama tayong mapamahalaan at maproteksyonan ang mga natitira pang mga kuweba sa ating lugar at pamayanan.
Kwentong may kay. Kwentong may kay. Kwentong makakalikasan. Hatid ay inspirasyon sa mga kabataan.